And hello everyone! Nandito po tayo kina Marcel. And kasama po natin si Reyna. And of course, si Marcel. Ayan. Nag-copy. Ayan. DXN. Ayan. Sa mga gusto po ng products ng DXN, kontakin nyo lang po ako. And sa mga gusto po ng masarap na cake, kontakin nyo lang po si Marcel. Ang kanyang Marcel Cakes Corner. Ayan. Doon nyo po makikita ang kanyang masasarap. At mga delicious na cakes. Ayan. Pero habang nagkakapi po tayo, interviewin natin si Miss Marcel. Magdaan na tayo sa kanya ng konting interview. Paano ba siya na-inspired gumawa ng cake? At ano-ano pa ba yung kanyang mga naging inspirasyon para ipagpatuloy niya yung cake? Paggawa ng cake. Ayan. Dito lang talaga siya gumagawa sa bahay. No? Dito ka lang, no? Bahay lang. Home baker. Ayan. So, ayan. Interviewin po natin si Marcel para siya ay may promote din natin yung kanyang Marcel Cake Corner and ma-inspire po yung mga katulad namin na single mom. Ayan, proud. Single mom. Ayan. Kung paano dumiskarte sa buhay, yes. Yung mga kagaya namin. Dito na welcome back po sa akin channel. At yan, kasama na po natin si Miss Marcel. Ayan, gabihin natin sa mga ilang katanungan. Paano ka nagsimulang gumawa ng cake? Simula siya nung nakita yung asawa ko. Ha? Sobrang lungkot ko. Ay, iyak agad ako. Yung time na, yun, okay. Yung time na, ano, talagang naibibig na siya. Tapos, wala akong iisip kundi yung, ano, paano ko bubuhayin yung anak ko. Tapos yung anak. Eh, wala akong alam eh. Wala akong alam din na trabaho. Sinabi ako nagtrabaho. Mag-asawa agad. Oh, ilang taong ka? Mag-asawa ka? 21. So, nung... 21. So, nung buhay pa yung mister mo, wala kang trabaho? Wala. Bahay lang. Bakit? Wala. Ay, hindi ka pa gumagawa ng cake dati. Ano? Gumawa. Bali, nung nagkasakit na siya, doon ako gumagawa ng mga cupcakes lang. Ah, mga cupcakes lang siya. Tapos... yun lang, tapos yung mga yema, ganun lang. Kasi sabi ko, nag-iisip na ako nang may sakit na nga siya, wala nang ano, gusto kong magkaroon ng another income at wala eh, hindi na siya makapagtrabaho. Yun, ano, yun. Ano pa lang naging sakit mo, Mr. Mo? Huwag kang iiyak ha. Colon cancer. Ah, okay. So, bali, ilang taon mo siyang inalagaan? 3 years. 3 years? Matagal ko rin din ano? Okay. Ano kami, labas-pasok, ospital, albularyo, ospital, So, doon ka talaga nakaisip mo, kailangan kong gumawa ng paraan, pang-araw-araw namin, gano'n. Kasi wala akong alam, wala akong alam na trabaho. Pero nung time na naghihirap yung asawa mo, naisip mo ba na baka iwanan na niya ako? O ang iniisip mo is positive pa rin na gagaling siya? Oo, gano'n ako. Gagaling ka. Lagi ko inaasakan, nagaling ka pa, gagaling ka. Tapos, nung time na... nagsabi na nga yung doktor, nasa ano kami, bali nasa metropolo kami. Inan na kami, yung apat na doktor, limang doktor yun, yung pinakang kanak. Ako, harap siya na, ano na, bali sabi niya, mami, di na tatagal si minister, si daddy kasi ganito, mga, di na siya aabuti ng year, ganun. Parang nga, yun, di na. Okay, pass forward po tayo kasi po naiiyak po si Marcel kapag pinag-uusapan. So, nun, okay, wala na si mister, naiwan ka. So, ano yung, parang, paano ka nakabawi, anong tawag, yung lungkot mo, paano mo napaglaban? Paggawa ng cake. O, dun talaga? Yes. Paano nung time na talagang sobrang lungkot ko na, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Tapos, yung friend ko, nasarapan ako dun sa cake niya. Hi, Christine. Shoutout ko. O, sa BFF ko, nag-gawa siya ng cake. Sabi ko, Tim, ang sarap yung cake mo. Gusto ko yung recipe, binigay niya sa akin. Tapos, yun na. Yung nga nagsimula na. Tapos, yung pag-design, nood lang ako. Tapos, minsan, sinusunod ko lang, okay, kaya kasi gawa ito. Ganun. Ganun lang. Ang mga unang buwan mo sa paggawa ng cake, ito naman ba yung kita mo? Or may time na talagang walang order? Or wala ka rin kita? Noong time na, dumadami.
Dumami siya. At may mga kamag-anakan ako, kaibigan ako na nag-promote. Doon kaya niya kuha, ganito. Ay, nung time, parang nag-aaral pa lang ako. Kaya, ang gawa ko nun, mababa yung price. Kasi yung ingredient ko nun, talagang, ano pa rin, hindi tulad na yun. Ang ingredient ko talaga, inano ko na, only. So, parang, ginag ka rin ang mister nga, no? Ginag talaga ako. Kasi lagi ako nagdadasal. Papa, please, help me naman. At ano, wala akong alam yung trabaho. Ano ba yung kailangan kong gawin? Kasi noong time na, dapat sa Manila na ako. Biglang mag-chat si yung ate ko na huwag ka na muna yung from Manila kasi ano, nagkaroon na yung problema yung papasukan ko. Tapos yun, sabi ko, baka ito na yung sa akin. Tapos biglang nagka-COVID. Sabi ko, mababaliw ako ko nang sa Manila ako na nagka-COVID tapos dito kasama yung anak ko. Ilan pala yung anak na naiwan sa yung minister mo? Tatlo. Anong mga ano na nila, edad? Itong bunso ko, 6, sa itong pangalawa, 8, tapos panganay, 16. Oh, malaki na pala yung panganay, dalaga na, no? O bahay? 17 pala, nag-birthday pa ng function ko ni Sam. Ayun naman yung magbibo. Ay, gano'n. Ayun, so, ano pa ba may tatanong kay Marcel? Si Marcel parang napaka-strong woman. Ano? Kailangan. Ayun. Tsaka, lagi ako nag-pray kay God. Yun talaga. Sorry kay God, please guide me. Yun talaga. Yun lang talaga ang humuhugot ng lakas. Oo, yun lang. And sa ngayon, anong kumusta yung business mo? Okay naman ba? Mas lumalago ba siya? May mga iba ka pa bang business na dinagdag-bulkod sa paggawa ng cake? Abali, nag-adak ng Xerox. Wow! Level up! Oo, may scanner na din. Wow. Tapos may nag-print. Pwede ako din ako mag-layout. Pwede din ako mag-edit mga ano. Kasi yung mga, yung iba, may nagpapa-layout sa akin, nagpapa-edit. Tapos nagagawa din ng souvenir. Wow, galing! Kailangan, single mom tayo. So, ano yung mga ipapayo mo, mga inspiration, mga ipapayo mo, makaka-inspire sa mga single mom? Huwag muna sila magmamahal. Huwag kayo mag-i-entertain, masakit lang sa ulo. Hanggat di daw di nakakatapos yung mga anak. Focus. Saka, kapag pinangihinaan ka ng loob, lagi ka mag-pray kay God. Kasi siya lang talaga. Atin pahabain yung ating interview kay Marcel. Sa mga susunod po, may ipapakita naman natin sa inyo kung paano siya gumawa ng cake. Ayan. So, maraming salamat po. Ayan, Marcel, ipromote mo yung iyong cake sa iyong mga business. Pwede mo siyang ipromote. At kung sa mga malalapit dito sa Labo, ayan, Dait, nagpideliver po. So, promote mo yung business. Hello po. Available po sa akin ang customized cakes, bento cake, mga wedding cake, birthday cake, kung mga broken. Gumagawa din ako. mga minimalist. Sabi ko nga pa sa birthday ko, gagawa ako ng heart. Yung heart na ano. Ganun ang gagawin kong birthday cake ko. Tapos, mga souvenir po, pwede naman. Ano pala yung isang sinabi mo? Yung bento cake, ano yun? Bento cake. Siya lang yung mga pang solo. Solo mga cakes na mga 150, 170. Pero depende siya sa design na gusto mong ipagawa. Kasi yung iba talagang mabusisi. Depende pa din po sa design na ipapagawa. So, ayan. Maraming salamat po sa lahat ng nanood ng aking video. Sana po na-inspire kayo sa kwento ni Marcel. And sa susunod po, ayan, makikita nyo kung paano siya gumawa. Maraming salamat po. Bye-bye. And God bless.